Uy! Welcome to my YouTube channel again! Okay, mga guys, nandito naman tayo para magbahagi ng ating experience or ating nalalaman. So, sa oras na to, hindi naman refrigerator or aircon ng ating tinira. Kasi mayroong nagpunta dito na na ating mga mahal na customer na washing machine daw. So syempre inano ko na, tinanggap ko na, kasi nga alam mo na, pinagkakatiwalaan tayo sa lugar na to. So anong nangyari, ang reklamo niya sa washing machine niya, umiikot siya pero napakabagal, mabagal, tsaka isa pa yung sobrang ingay habang umiikot, nang mabagal, maingay, mga ganon. So ito, siyempre, ginawa natin solusyon. So ginawa natin, siyempre, nakakawa naman. Pero ito, ginawan ko ng solusyon ng, kumbaga, sikretong malupit. So, kaya ginawa ko rito, talagang kakaiba. Kaya nga, tapusin nyo itong video na to para malaman nyo kung anong ginawa ko, kung anong solusyon na ginawa ko dun sa washing machine na maingay at mabagal ang ikot. Okay? So, kung bago ka pa lang sa akin channel, please, mag-subscribe ka na, like and share mo na rin, syempre. And also, click mo na rin syempre yung notification bell, yung kalimbang ba, para ma-update ka na rin sa mga video na aking upload pa. Okay? Okay mga guys, ang ating titirahin ngayon ay ang washing machine. So, ito, nakiusap lang ang customer na gawin daw. Although, puro refrigerator and aircon ating ginagawa, so, pinagbigyan na natin. So, ang problema ng washing machine, maingay daw habang nag-i-spin siya, maingay daw. Tsaka mabagal pag nilalagyan na nila ng mga damit, mga pantalon na kanila nilalaban, mabagal na. So, ating ang titingnan o mag-evaluate tayo kung bakit. Although, sisiw lang to sa atin. Okay, ang tatak ng washing machine ay Labamatic. Ang galing ng tatak, ah. Labamatic 6.5 kilogram. Ito. Ayan, okay. Okay. Ayan, titignan natin. Mag-evaluate na tayo. Siyempre, una nating titignan ay ang visual check na naman. Okay. Lagi natin tatandaan na visual check lagi. Ayan. Visual check. Okay. Ayan. Ayan na. Wala naman tumutulo. So, atin ang sasaksak. Isasaksak ang washing machine. Okay. Ito. Sasaksak na natin. Titignan natin kung totoo yung sinasabi ng customer. Yun. Nakasaksak na siya. Okay. Nakasaksak na siya. So, atin ang titignan kung maingay nga. Okay, switch na natin. Yan. Mabagal nga at saka maingay. Mabagal at maingay. Okay. So, malamang titignan natin. Ang
gearbox, malamang gearbox. Okay. Okay mga guys, alam na natin kung anong problema. So itong gearbox na to, ito gearbox na yan ang problema. Kaya dyan nagmumula ang ingay tsaka bagal ng ikot. So okay naman tong fan belt nya. Okay naman. Eh bago daw tong washing machine sabi ng customer. Kaya ano. So ang gagawin natin to, tatanggalin natin tong gearbox. Okay? Tatanggalin natin 'yan. Okay, titingnan natin kung anong dahilan. Titingnan natin ang laman loob niya. Baka ano na. Okay guys, ito. Isa-isahin na natin ano. Tatanggalin na. Okay, babaklasin na natin isa-isa para makuha natin ang gearbox na yun. Yun, okay. So, ito, kailangan babaklasin. Kasi ito nababaklas yan. Yung washing machine na yan, ito nababaklas ang kalahati. Kaya kung sino man na ano, pwede rin gumawa nito. Pwede rin naman ang owner. Pwede rin ang technician. Kaya panoorin nyo lang to. Lalo sa mga owner ng washing machine para makatipid din kayo sa labor ng mga technician. Okay? Oops. Okay guys. So, natanggal na natin ang mga tornilyo. Dito, mga tornilyo. Natanggal na natin. So, pwede na siyang paghiwalayin. Ayan, oh, nahihiwalay na siya. Yun, di ba? Nakikita nyo. Hiwalay na. Ganun lang mga guys. Kung paano mag-backlash isang washing machine. Okay? Ayan, oh. Nagamita ko pa nga ng pa eh. Diba? Mahirap mag-isa. So, ayan, backlash na, di ba? So, aangatin na lang yan. Aangatin na lang siya para makuha ang gearbox. Okay? Ganun lang, kasimple. Ayan na. So, nakahiwalay na siya. Ayan. So, ito yung pinaka base ng ano ng washing machine. So, ito na yung kalahati niya. So, nabaklas na natin. So, ito. Ito ang anuhin natin, gearbox. Ito yung tinatawag na gearbox. So, ito ang babaklasin natin. Ito. Ayan, oh. Ito, dito nang gagaling yung ingay. So, atin ang babaklasin. Ay, siyempre, di pala natin mababaklas yan kung di muna natin kakalasin tong ano niya, spinner. Ito, kailangan di natin mababaklas yung gearbox pala. Pag hindi babaklasin tong spinner. Okay, babaklasin natin yan. Okay. So ito mga guys, baklas na siya. Nabaklas ko na yung spinner. Ito ang tornilyo niya sa gitna. So syempre, tatabi natin yan. Tapos ito, ayan, baklas na siya. So makikita na natin ang shafting. Yan, shafting yan. Ito, okay. So alam na, ito yung tornilyo na sa gitna. So mga guys, sundan nyo lang to ha. Paano tumirada ng isang washing machine. Ito ordinary washing machine lang to. Okay? Guys, siyempre, tanggalin na natin to.
Tanggalin natin itong gearbox niya. Okay na. Baklas na. Baklas na, boys. Mga guys, baklas ng gearbox ng washing machine. Okay, ito ang ano tayo magko-concentrate. Okay, mga guys. Ito, mga guys. Dito nanggagaling ang ingay tsaka bagal ng ikot. Kasi ang loob niyan, ang loob nito, mayroong mga ngipin sa loob. So, ito ang sikreto niyan. Kaya mabagal ang ikot at maingay. So, ito, babaklasin na nito, mga guys, ha. So, panoorin ito. Okay, susundan nyo lang to para malaman nyo, okay? Ito na, guys. Oh. Ito na, itsura ng gearbox. Ito. Ayan. So, re-repairin na natin to. Although, meron naman nabibili yung ganito in the market. May nabibiling ganito talaga pesa. Pero, siyempre, yung customer, eh, gusto yata makatipid. So, gagawa natin paraan to. Itong mga gear niya. Okay? Ito. Ating bubuksan to. Bubuksan natin itong mga ano na to. Ang loob. Okay? Siyempre, bago nating baklasin, paghiwalayin, bago natin paghiwalayin yan, siyempre, ilalagay natin tanda. Para hindi tayo naliligaw. Yan, may tanda siya. Lalagariin mo yan. Para ano, okay? Bubuka na natin yan. Oh, yun, buka na. Yun, ayan, buka na. Ganun lang, guys. Ganun lang kasimple. Kahit yung mga owner ng washing machine dyan, kaya nyo itong gawin para makatipid kayo. Oh, mayroon pa pala ang tornillo. Ito ba yun? Oh, mayroon pa pala. Yun. Oh, ano ba yun? Ano na? Okay, so titingnan natin. Yun ang laman ng gear. Yan, yun ang laman ng gear. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, ito. Ayan, ayan, mapapansin nyo, ayan. Paano siya? So, okay pa naman itong, ano niya? Yung spline niya, o spline. Ayan, titatawag na spline yung maraming... Ngipin-ngipin. Okay. Okay pa naman. Ang problema niyan ay ito. Ayan, ito. Ayan, como... Dumudulas na siya. Dumudulas na siya. Kumbaga yung ngipin niya, yung ngipin niya doon sa loob, yan. Kasi ang ano niyan, ang principle niyan ganito. Yan. Oh. So ang ngipin niyan pudpud na to. Ito to. Pudpud na yung ngipin niyan sa loob. Kaya nag-iingay na siya, dumudulas na siya. Pag umiikot na ng ano, iniikot na namang motor. Nang motor yung gearbox, dumudulas-dulas na siya. Kaya maingay na at saka mabagal pa. So, ito ang dahilan ng pagkakabagal ng ikot. Okay, so tatanggalin na natin. Ito.
Yan, ganito lang. Tatanggalin na natin. So, andito ang problema. So, tatanggalin na natin. Mga guys, okay. Natanggal ko na ang circlip niya. So, kailangan yung ano, may gamit din kayo. Ito, pang tanggal ng circlip. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Dapat meron kayong pantanggal ng circlip. Ayan, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ayan, o. Ito, ah. Mga sikretong malupit to ng mga technician. Ito, kumpleto tayo, siyempre. Ayan, pantanggal ng mga circlip. Ito, ito, ito yun. Circlip. Ayan. Ayan. Okay, tanggal na ngayon. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano natatanggal. Ito, 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 ito. Ito, ayan, diba? Natanggal na natin ang circlip dito. So, pwede nang ibaon yan. Ibabaon. So, bago natin ibaon, papakita ko sa inyo kung paano tinatanggal to. Ito, ito. Ito, kuha lang kayo ng long nose. Ayan, oh, nahugot yan. Oh. Ayan, oh, nahugot. Yun, o tanggal na. So, ayan na. Okay. O tanggal na siya. O yan, o. Ang dumi. Ha? Dumi, di ba? So, natira na lang itong gear. O yan. Ito, toto gear. O. Yun. Yan, o. Ito ang dumudulas dyan. Ito. Yan, ha. Papakita ko sa inyo. Ito, ha. Ilalabas ko na. Ito. Yan, ha. Okay. Yan. Okay. Okay, ito, ito. Ayan, tanggal na siya. Tanggal na rin lahat. Okay, gano'n lang pagtanggal ng mga gear-gear niya. May mga ngipin-ngipin yan sa loob eh. Okay, guys. Ito mga guys, ito. So, mayroon din circlip yan dyan. So, kailangan pa rin natin ito. Kailangan natin ito, mga guys. Okay? Ito ang ano niya. Ito ang circlip niya. Ito, dalawang circlip niya. Isa sa up, isa sa down. Okay? Ayan, o. Oh. Sundan nyo lang itong tutorial ko, ah. Para malaman nyo kung paano ang diskarte. Ito. So, kung natanggal na natin sir clip, pwede na natin ibaon. So, pwede na natin ibaon yan. Itutulak yan pababa. Oh, ayan, oh. Oh, yun, tanggal na, di ba? Ayun, oh. Oh, so, ayun, oh. Ayun lang, oh, mga guys. Tanggal na. So, ang gagawin natin dyan para hindi na bumili yung may-ari ng pyesa, iduduktong natin yan ganyan, yan mga guys. Wi-weldingin natin yan. Ito, wi-weldingin natin to. Ito, duduktong natin pamamagitan ng welding. Kasi, kung tutusin, mayroon talaga na bibling ganito. Isang buong ganito. Gearbox tawag yan. Okay, kaso, wala tayong titipid yung may-ari. So, gagawin natin paraan. So, ito, i-welding natin yan. Oh, sigurado ito, anti-tibay yan. Yan, ito, iduduktong natin. Yan, sigurado ito. Sobrang tibay nito. Diba, guys? Okay. Ganito lang mga diskarte, ha. Diskarting malupit. Mga ano to? Mga sikretong malupit. Yan, oh. So, okay. Okay, bye guys. Welding na natin. Meron tayong welding machine na maliit, portable. So, ito, welding na natin. So, ito. Yan, welding natin 'yan para magdugtong na siya. Okay? Ito, welding natin. Okay? Salamat.
mga guys, oh, na welding na. Na welding na siya. So ayan, oh, ilagyan ko na yung grasa. So tibay niyan. Na welding na siya. Ayan. So ang gagawin natin, siyempre, may grasa na rin 'yan. So siyempre, sasalpak na natin. So buo na. So hindi na kailangan bumili ng bagong gearbox. Okay mga guys, ito o, oh, kasalpak na natin. Okay, so yan. Oh, okay. O, tingnan nyo naman. Oh, hindi natin kung ikot. Yun o, oh, ikot. Ganda. Ikot siya. So, di na kailangan bumili ng gearbox. Ito o. Oh. O, oh, yan o, oh, umiikot o. Oh. Oh, ang ganda. Okay. Ikot. Ano, ikot ah. Oh. Oh, umiikot siya. Okay. Okay siya. So, pwede na. Okay. Okay guys, so ina-assemble na natin. Okay, ito oh. Assemble na. Na-assemble na natin ating bagong gearbox. Ay, bagong repair pala. Bagong repair na gearbox. Okay, ganito lang kasimple. Gumawa ng walang gastos. Walang gastos na gearbox. Oh, ang ganda oh. Talagang umiikot siya. Oh, walang kawala, di ba? So, ito lang ang pinagbabawal na technique. Okay. Ito. Okay, itong oras na to atin ang asimbulin. Isasalpak na natin sa loob ng washing machine. Ito, sasalpak na natin. Oh. Okay. Oh. Una. So, sasalpak na natin. Yo! Yo, ayos na. Ayos na, salpak na siya. So, okay na. Ito, tornilyo. So, ano yan na natin? Isimbolin na natin. Sasalpak na natin ang bagong gearbox. Ay, wala. Bagong repair pala. Ano, hindi pala bagong gearbox. Kaya ito, mga guys, bago nyo ang bagong technique to. O, bagong technique para sa inyo. Pero sa akin, luman technique na to. Ito yung pinagbabawal na technique. Yan, pinagbabawal na technique yan. So, matagal ko nang ginagawa to, mga guys. So far, wala naman. Wala namang nangyayaring masama. Ay, wala naman nangyayaring back job ba? Eh, lalo pa nga lumalakas yung washing machine nila. Kasi talagang, ano, kita nyo naman, winelding, di ba? Yung dalawang shafting. So, talagang, ano, walang kawala. Ayan, assemble na. So, assemble na siya. So, okay na. Ipitan na lang natin ng konti. Yun, ayan na. Okay. Yun, ayan na. Yun, ayos na. So, okay na siya. So, na-assemble na siya. Ganun lang, mga guys. Oh. Washing machine. Gearbox repair, okay. Ito na. Ang pulley, isasalpak na natin. Yo! Na. Ito, tornilyo. Tornilyo, ito, nut. Okay, ito. Sasalpak na natin. Yo! Ayos na. Okay na. Walang gastos. Okay. Ito tayo na ng katala, okay? Ito na guys. Katala. Ipita na natin ang tornilyo. Assemble na natin siya. So, ay ka. Whoop, whoop. Ay ka. Ito na. Okay, salpak na siya. So, itong oras. So, itong oras na to. O, naikabit na natin ang pulley at ang gearbox. Ang one set ng gearbox. Ito, na umiikot na. Ayan. Umiikot na ang gearbox. Okay. Okay na siya. So, atin ang assemblein dito.
So, pagdudugtongin na natin sila. Kumbaga, voltage 5. Ayan, okay? Okay. Pagkatapos ng mahaba-habang asimbolan, sa wakas, nabuo na rin. Masakit sa balakang. Yan, okay na. Naka-symbol na. Mukhang washing machine na. Okay, mukhang washing machine na siya. Okay. Okay na. Naka-symbol na siya. Ayun. Okay. Okay. Atin ang titestingin. Lalagyan na natin ng tubig kung hindi na siya maingay o dumudulas. Okay. Lagyan natin tubig to. Okay. Okay guys, itong oras na to, nilagyan ko na ng tubig. Ayan o, may tubig na siya. Mahirap mag-igib. Intake na ano yan, wala kasing tubig dito. Pinuto lang nawasa, iwan ko bakit. So ayos na, titestingin na natin siya. Ito, titestingin na natin. May tubig na. Okay. Ayan, ang gearbox na isalpak na. Okay. Naisalpak na ang gearbox niya. Motor, gearbox. Okay, so ready to testing na. Papanda rin na natin. Okay. Okay guys, atin ang titestingin. Naka-wash. So naka-off siya. So i-on na natin. Kung sasabog ba. Ay, ano pala, kung aandar pala. Ayan na. So switch na natin. Switch on, okay. Ito na. Tignan natin kung maandar nga talaga yung ating ginawa. Kita nyo naman, umaandar na. Oh. Ang lakas. Oh. Parang ano siya. Ang lakas, di ba? Okay. Tingnan natin ang likutan. Okay. Yo. Tingnan nyo, umiikot, di ba? Okay, ayan. Nakikita nyo, mga guys, umiikot ang motor at ang gearbox. Tingnan nyo. Ayan. Okay. Okay, maandar na siya. Maandar na siya. Oops, ang lakas. Lakas ng ikot. So, okay na siya. Pwede na siya magamit ng may ari. So, okay na siya guys. So, ganun lang mga guys kung paano gumawa ng isang washing machine. Eh, pag ano, kalimitan, pagsira ang gearbox, ang ginagawa ko dyan, wini-welding ko na lang yung dalawang shafting. So, okay naman yun eh. Kasi, depende yun sa mga customer. Kung ano, kung gusto nila ng ano, ng gumastos pa, bibili siyempre ng bagong gearbox. Eh, kung ano, kung ayaw naman ng customer masyadong gastos, ipagbibigyan natin siya. Ganun lang yon. So, ayun nga. Matagal ko na rin itong ginagawa. Okay naman eh. Okay naman siya. Kaya, ano, nag-satisfy naman mga customer na mga ginawa kong ganyan. Winelding ko yung dalawang shafting. So, antibay nun. So, wala na siya mga gearbox. Direkta na siya. So, ibig sabihin, mas malakas, mas matuhulin pa. Okay, o sana meron kayong na natutunan sa aking video na inyong maigagawa sa inyong mga project. Okay,
ganito na. So, hanggang dito lang, okay na siya. So, ready to deliver na siya. Okay? Okay, mga guys. Kung natapos niya ang video na to, so, nakita niyo naman ang ginawa ko, di ba? Sikretong malupit, veterans move, washing machine, walang ginastos ang mayari. Alam niyo naman, di ba? Kung natapos yung video na to, sana matutunan nyo, i-apply nyo sa mga ginagawa nyo. Walang problema roon. So, sana may natutunan kayo. Okay? Pero, bago kayo, mawala sa video na to, baka pwede naman mag-subscribe ka naman sa aking channel. And also, syempre, like and share mo na rin. Also, click mo na rin ang notification bell, yung kalimbang ba, para ma-update ka na rin sa mga video na aking i-upload pa. Okay, kung gusto mo pa makita to, itong mukha na to. Diba? And also, syempre, mga video ko, na videong mga sikretong malulupit ba. Okay? Kaya, okay. Tagay na tayo. Tuba, from Eastern Samar. Ta, baka gusto mo umorder. Ta, tagay muna ako. Ah! Patikim ka, patikim.